Magandang araw, kapamilya. Ngayon, 19 na araw ng Hunyo, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya. Mga impormasyon mahalaga, no more, no less, sa tinang TV Patrol Express! Unahin po natin ang pagbibigay parangal sa sundalong Pinoy na balubhang na sugatan sa insidente ng pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea nitong Lunes. Ginawaran ng Wounded Personnel Medal ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Seaman First Class Jeffrey Facundo na nagpapagaling pa ngayon sa ospital sa Puerto Princesa, Palawan. Naputulan ng daliri si Facundo sa gitna ng kaguluhan. Base sa mga ulat, matapos harangin at banggain ng China Coast Guard ang supply vessels ng Pilipinas, ay sumampa pa sila sa bangka ng Philippine Navy at sinamsam ang mga armas ng mga sundalong Pinoy. Binutas din umano ng CCG ang isang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Inihayag ng U.S. Department of Defense na patuloy na susuportahan ng Amerika ang Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing. Ito'y matapos ang panibagong insidente ng pagharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa Press Secretary ng Pentagon na si Major General Pat Ryder, ang ginawang pagharang ng China sa nasabing humanitarian mission ng Pilipinas ay mapangudyok, walang pakundangan at hindi kailangan. Posible rin aniyang mauwi ito sa karasan. Ilang tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan sa naturang insidente, kabilang ang naputulan ng daliri matapos banggain ng China Coast Guard ang isang rubber boat ng Navy. Kirundin na ng Department of Foreign Affairs ang panibagong insidente ng ilegal na panghihimasok at agresibong aksyon ng China sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa kagawaran, dahil dito ay nasugatan ang ilang tauhan ng Philippine Navy. Sa inilabas sa pahayag ngayong Miyerkules, binanggit ng DFA na lubha itong nababahala sa insidente at inaasahan nila ang hindi na mauulit pa ang ganitong pangyayari kung saan nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga barko at tauhan nito. Muli ring nanawagan ang kagawaran sa China na sumunod sa international law, partikular ang UN Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Hinimok ng Metro Manila Council at Metropolitan Manila Development Authority ang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region na magpatupad ng mga ordinansa para ma-regulate at mabantayan ang instalasyon ng mga kawad sa kani-kanilang lugar. Ito'y para maiwasan ang mga nakalaylay na kable o spaghetti wires. Sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes sa isang pulong nitong Martes na nais nilang maiwasan ang mga aksidenteng bunga ng mga nakalaylay na kawad sa mga kalsada na karaniwang nagdudulot ng pagbagal ng daloy ng trapiko at sunog. Ayon naman kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, nagpapatupad na ng ganitong ordinansa sa kanilang lungsod. Inaasahan niyang susunod na rin ang ibang local government units na maglalabas ng katulad na ordinansa. Kabilang sa mga dumalo sa pulong ang mga kinatawan ng Meralco at mga telecommunication companies. Sumiklab ang sunog sa isang residential building sa Sampaloc, Maynila nitong Lunes ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection Sampaloc, nag-umpisa ang sunog mag-aalas 6 ng gabi sa ikatlong palapag ng gusali. Mabilis na lumaki ang apoy at kumalat sa ibang palapag. Naapula ang sunog makalipas ang mahigit kalahating oras. Walang naiulat na nasaktan o nasawi. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Sa Makati City, natupok naman ang bahagi ng ginagawang 4 na palapag na bahay Miyerkules ng madaling araw. Batay sa report ng BFP Makati, sumiklab ang sunog mag-aalas 5:30 ng umaga. Agad naman itong naapula makaraan lang ang ilang minuto. Ayon sa caretaker ng bahay, nagsimula ang apoy sa tulugan ng mga construction worker sa unang palapag. Walang naitalang sugatan sa insidente at inaalam pa kung magkano ang kabuuang halaga ng natupok. Timbog ang dalawang lalaki sa Sampaloc, Maynila matapos pagnakawan ang bahay na hindi nila inakalang pag-aari pala ng isang pulis. Ayon sa Manila Police District, bandang 6:00 ng umaga nitong Lunes, nang pasukin ang dalawang suspect ang bahay ng biktima.
Nagkataong naroon pa ang pulis sa loob ng bahay at narinig niya ang kalabog ng mga kawatan habang hinahalungkat nila ang mga gamit niya. Nadakmaan ng pulis ang isa sa mga suspek pero nakatakbo ang isa. Agad ring nahuli ang pangalawang suspek sa follow-up operation. Aminado ang dalawa sa nagawang krimen. Pero hindi umano nila alam na pulis pala ang nakatira sa bahay. Maharap sila sa reklamong robbery. Gumamit sila ng martilyo para i-destrongka itong kandado. At dahil nga dito, na-alerto itong tao sa loob na isa palang pulis. Hindi po namin alam, sir. Bigla po kami, sir. Dahil dalalam po ng pangangailangan, sir. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng granada sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, sinita nila sa checkpoint ang nakamotorsiklong suspect dahil wala siyang suot na helmet. Pero imbis na huminto ay tumuloy siya sa pagpapatakbo ng motor, kaya't hinabol siya ng mga pulis. Nakuha sa kanyang isang MK2 fragmentation hand grenade. Lumabas din sa investigasyon na nakaw pala ang minamanehong motorsiklo ng suspect. Nahaharap siya sa mga reklamong illegal possession of explosives, resistance and disobedience to a person in authority at paglabag sa Motorcycle Helmet Act. Sa entertainment, pinuri ni David Foster ang SB19 lead singer na si Stel matapos bumirit ng All By Myself ni Celine Dion sa Hitman David Foster and Friends concert nitong Martes sa Araneta Coliseum. Sinimula ni Stel ang concert sa pagkanta ng All I Ask ni Adele, Defying Gravity ng Wicked Musical at ang kanyang newest single, Roof. Pinatawag ulit ni Foster si Stel matapos ang kanyang performance at nag-request na kantahin ang hit single ni Celine Dion. Tumanggap ng masigabong palakpakan at taos-pusong paghanga ang SB19 singer mula sa sikat na music composer at sa mga nanood. Ayon pa kay Foster, malayo ang mararating ni Stel sa industriya. Sa kapapasok lang pong balita, nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelloy Garafil, nagtungo si Duterte sa Malacanang at inabot ang kanyang resignation bilang DepEd Secretary at Vice Chair ng NTF-ELCAC. I sought an audience with the President and tendered my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. At dahil developing story yan, Denise, marami pang detalye na kinakalap tungkol dyan, no? Kaya abangan na lang yan mamaya sa TV Patrol. At dahil dyan, yan ang mga nagbabagang balita. Laging tumutok sa TV Patrol Express para sa mga may init na balita at impormasyon na kailangan niyong malaman. Huwag din pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment. Sundan din po ang TV Patrol sa Facebook at TikTok. Ako po si Denise Densay. Mga kapamilya, mapapanood ang TV Patrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, iWantTFC YouTube at All TV. Abangan din po dahil malapit yun na rin mapanood ang TV Patrol Express sa Free TV. Mapanood po ha. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya.